itong mga ganito, hindi na nila mapangatwiranan. Aral ito na nakasulat sa kanilang mga pasugo, napakinggan mismo kay Iran yung manalo na hindi naman nila maitanggi. Ang ginagawa nila para ma-discredit na lang kayo, kumukuha sila ng pwedeng may butas kung sakasakali nga naman. Gusto po nating bigyan ng pagkakataon itong isa. At may parinig naman natin sa ating mga kababayan. Kapatid Amel, pakiplayback nga itong tape 7 mo. Simple lang ito. Simple, no? Simple. Kung pag-usapan ang Biblia. Opo. Ito po, pakinggan muna natin. Kaya, kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Kaya, kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Mga kapatid. Mga kababayan, ito hong sinabi ng punong palamurat alanganin, labag po sa kasaysayang nakapaloob sa Biblia. Eh, ito, simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Eh. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Opo. Si Abel o ba o si Cain at sino yung pumatay? Mm-hmm. Eh, sa Biblia maliwanag naman eh. Ang pumatay si Cain. Sino pinatay? Si Abel. Sino panganay? Eh, si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Eh, si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung... Bunso raw si Cain, eh, si Abel. Saan mo nabasak si Abel, eh, bunso? Wala sa Bibliang si Abel, eh, bunso. Tinan nyo, sakahangaran yung siraan. Hindi ko sabihin mo, kaya nga sabi ko, pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Dahil ang nakakatanda talaga si Cain. Ang ibig ko sabihin doon si Abel. Ipakita natin sa ating mga kababayan na ganun talaga ibig ko sabihin. Pinutol lang nila na naman. Pinutol na naman. Pakita natin. Naniniwala rin ako mga kapatid na ang isang tao ay pwedeng maging biktima ng karahasan ng kapwa. Ang isang tao ay pwedeng maging biktima ng pang-aapi ng kapwa. Marami na pong saksi dyan. Si Abel ay pinatay ng mismong kanyang kuya. Isang kuya na nag-relinquish ng kanyang pananagutan laban sa kanyang nakababatang kapatid. Nang tanungin siya ng Diyos, Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ang sagot ni Cain, am I my brother's keeper? Ako ba ika ang tagapag-ingat ng aking kapatid? Kaya niya itinatanong yon. Alam niya deep within his conscience that is really his duty as an older brother to be his brother's keeper. But he have relinquished that job or that opportunity to serve God to be his brother's keeper. Kaya kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Kitang-kita mo. It is just an slip of the tongue dahil may premise, eh. No? Eh, para pasamain lang ko, puputulin lang yung kapiraso. Hindi nila pakikita yung buong tape, eh, Brother Willie, eh. Brother Joseph. Kitang-kita. Na talagang makapagpasama lang kahit nagayain ng publiko. It's just an slip of the tongue because yung premise ko nang galing dun sa kawawa si Abel, pinatay nung kanyang kuya, na dapat sana'y maging kanyang brother's keeper. Pero nung tanungin ng Diyos si Cain, sabi, where is your brother? Am I my brother's keeper? Tama yung istorya ko, di ba? Kung nga sa Biblia. Kaya lang dun sa pag-aano ko nung konti. Kasi minsan nangyayari sa tao, kaya nga ang tawag doon, slip of the tongue. Mm-hmm. At maging si K.R.D. Brother Eli, nag-slip of the tongue din. Oo, at patunayan nga natin may slip of the tongue siya. Sige, pakinggan natin ang sinasabi rito sa... yung sinabi, este sa Sorsogon, Brother Jotel, sa Sorsogon, eh sa Masbati, ang sabi yata. Sige po. Pakinggan mo ha. Pakinggan natin yung tape 7 ni K.R.D. Eh kayo, tignan ninyo mga kapatid, ayun ang mga... tagapamahala sa Bisayas Mindanao. Nagpalitan tayo ng mga matatagal na sa pamahala. Eh, isa-isa lumalapit sa akin, dumadaing sa akin, kapatid, meron mo akong problema. Ano? Yung nakatala sa atin sa senso ng mga pangalan ng kapatid, eh hindi ko naman humakita dito ngayon sa aking destino. Ano ka pa ibig mo sabihin? Eh, ang numero ho ay napakalaki. Pero sa katotohanan ho ay wala yung tao.
ang Camarines, este ang Sursugon. Aba, yan ay sleep of the tongue, Brother Joseph. Alam mo kung bakit? Eh bago niya binigkas yung ang Camarines, este ang Sursugon. Ang haba ng gap nung kanya sinasabi. Ako'y walang kagap-gap eh. Magkamali ka man, talagang excusable. Kamali daw naman yung pagkakasalay sa inyo ron sa istorya kanina, Brother Eli. Eh, totoo, itong mga ito, hindi slip of the tongue talaga ginagawa nitong mga ito. Ay, hindi, iyan, pag yan ang gumawa ng mali. Eh, totoo, naalala ko yung kaninang yung pinapalagay natin sa suriin natin, pinapalabas natin. Okay. Eh, si KRD mismo, ang saksi ng katarantaduhan yung mga tao na yun. Eh, sinasadya niya ng magkamali. Eh, nagtanuman nga itong dalawa eh. Sino ang panganay? Brad Willie? Ang panganay daw eh, si Kain. Sino ang buto? Si Abel daw. Oh, mali! Mali! Eh, kasi hindi naman si Kain na, si Abel ang bunso eh, Brother John. Basahin natin ang 5-4 ng Hinesi. Eto, Ramil. Sino mo, sa kagustuhang manira ng kapwa, sila nasisira. Eto, Ramil, simpleng-simple, hindi mo alam. Hindi, huwaga yan. 5-4 ng Hinesi. Araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Eh, kita mo? paano naging bunso si Abel niya? Ang ibig sabihin, kung bunso si Abel, wala nang kasunod na anak si Adan. Eh, nanganak pa uli si Seth eh. Tapos pagkatapos nun, mga lalaki at mga babae pa, dami. Oh, di ba kapatid na nyo? Opo. Saka wala po siyang mababasa, Brother Eli, na bunso nga si Abel. Oh, wala no. Wala sa Biblia, bunso si Abel. Wala no, naalalim kayo. Lalilo, gusto mo, Michael, laliman pa natin? Ha? Okay lang, call tayo dyan, Brother Joseph. Sige, magputol pa kayo ng magputol ng tape para makaipon kami ng isang episode ng panluloko ninyo sa kapwa niyo taon sa mga tagapanood nyo. Sige, magputol pa kayo ng magputol. Kaya lang, yung iba, hindi na namin makita yung tape kasi yung sinasabi nilang tape, Bisa, Brother Joseph, gawa-gawa na lang nila yun, yung walang mga video, yung mga audio lang, gawa-gawa lang nila. Eh kung yung may video, pinuputol nila, yung pa kayang walang video, hindi nila putulin. Mahirap mo na kasing matrace pag walang video eh. Eh pinaglalo na yung puputulin. Yan ang logic niyan eh. Siyang tapat sa kaunti, tapat siya sa marami, sabi ng Biblia, di ba? Quien hace un sexto, hace ciento, sabi ng kawikaang Kastila, di ba? Eh, kaya pagka ang isang tao, dun sa mismong simpleng-simpleng may ebidensya ay nandadaya, eh lalo na yung walang ebidensya, mandadaya yan, Brother Joseph. Eh kung yung may video, dinadaya pa eh. Eh yung pang walang video, boses na lang, audio na lang, lalong dadayain. Kaya mga kababayan, ingat kayo sa mga ministro ni Manalo dahil si Manalo mismo na ang karamihan sa ministro niya sinungaling.